guys, good afternoon, welcome back to my channel. It's me again, Mami Irene. So for today's video, i-share ko sa inyo ano ba yung mga dapat ipala para to request ng mga babies. So binigyan na rin ako ng request. Bali, hindi ko pa siya nagagawa, pero ito yung mga gagawin natin. Gagawa na lang din ako ulit ng isa pang video na kung saan is meron na akong result. So kanina po kasi may check-up ako, bali, pang 7 months check-up ko na. Then, ano po yung ginawa namin sa check-up? So, maaga pa akong pumunta doon. Kailangan 8 a.m. nandun ka na. Bali, saan pala ako nagpa-check-up sa Romana Pangan District Hospital doon sa San Jose, dito sa Pampanga, dito sa Florida. So, marami rin mga buntis na naroon. Bali, umabot nga kami ng mga nasa 45 person o 45 ang mga mami na nagpa-check-up. So, sobrang dami rin. At least, maaga naman natapos at mabilis lang din. Siguro mga bandang natapos na ako ng mga alas 10. Chinek ko na lang din kung magkano yung mga kailangan or ano pang mga schedule dito sa ipapaschedule na ipapatest ko, ipapalab ko. So yun guys, ang ginawa lang naman kanina is tinanong kung meron na nga akong laboratory. Sabi ko wala pa po. So yun, binigyan na nga ako ng ito, request ko para sa laboratory ko. So by tomorrow again, November 15 is meron din akong check-up sa health center. So, meron daw silang libreng kondoon, parang test ng mga blood. So, i-share ko na lang sa inyo tomorrow kung ano yung ginawa doon sa test ng blood ko. And then, at least maganda kasi din, wala kasing bayad kung ilang araw din makukuha yung result. So, eto naman, yung mga papa-exam ko is pwede rin naman makukuha naman siya agad. Tapos, siya, 7 pieces. Ito yung para sa dugo. Tapos, itong isa naman is for abdominal ultrasound. So, magpapa-ultrasound na rin ako. Ang schedule ko naman yun is November, sa Saturday, 9 a.m. maga daw ako pupunta doon. Makukuha naman din siya agad. So, meron na rin kasing natawag nito. Ultrasound doon sa hospital, 560 lang. So, doon na lang din ako. Kasi minsan sa labas, maabot ng 700, 800, or depende iyon. So, ilang beses pa pala tayo kailangan magpa-ultrasound. So, yung ultrasound po natin, alam ko 3 beses po yun. Una po doon is kailangan natin ng pag 3 months na. Kasi pag 3 months, pag may ultrasound ka na, pwede ka na mag-file ng SSS noon. Kasi ang kailangan naman sa SSS na is yung mga, ang tawag nito, kailangan yung original, hindi siya pwedeng zero. Pagtapos naman, for 3 months is 7 months na and then pagbago ka ng mga anak. So, 3 times po yun. Kasi tinitignan nila kung nakaposisyon na si baby, kung gano'n siya kalaki. Tapos, regarding naman dito sa akin, sa mga blood, meron na rin, ginawa na rin ako ng instruction dito sa record. Ayan. So, kailangan dinner daw po, pwede pa daw mag-snacks hanggang 11 p.m. pero, last kain na daw yun. Hindi na pwedeng umino, hindi na pwedeng kumain. And then, kinabukasan dapat 8 hours ng fasting. Kinabukasan daw before 7 a.m. nagpapalab na ako. So, andun na po ako dapat 7 a.m. kinabukasan. Kunyari, babalik pa kasi ako, may check-up ako ulit by November 28. So, sa 28, babalik ako yun yung ibigay ko doon sa OB. Titignan na rin yun yung pinaka result ng aking ultrasound tsaka sa dugo. So, kapag hindi ka po nag-fasting, uulitin mo iyon. Kaya paalala lang din, kailangan bago kayo magpa-exam nito is i-confirm nyo muna, itanong mo na rin. Tinanong ko na rin kung magkano yung presyo. Ito daw po yung presyo niya. 1,357 na lahat. Bali, ang papa-exam mo doon, CBC, blood type, yung urine mo, FBS, hindi ko lang alam kung paano basahin ito. HBSAG, RPR, tsaka HIV. Yan ba yung papa-exam doon? So, dalawa po yung papa-exam ko. By November 28, dapat dala ko na ito. Susunod. Ilang araw na lang din is mga kapal-exam na rin ako. Ito na nga din yung inaabangan ko kasi gusto ko na rin nakita yung gender ni baby.
At tapos nga sabi ko nga noon is, ang ginawa din namin is chinek yung heartbeat niya. Sayang hindi ko naparinig sa inyo. So pero yung lakas pa ng heartbeat ni baby. At saka nakakatuwa kasi kapag naririnig mo yung heartbeat ni baby, parang ang sarap siya pakiramdam kasi sobrang healthy niya. So ngayon, ang struggle ko bilang 7 months sa inyo is share ko sa inyo is hirap po matulog. Hindi ko alam anong posisyon. Kasi, tapos minsan, hindi pantay yung chin ko. Parang, ganun siya. Mas malaki itong kabila. Tapos ito, maliit. Alam mo yung ganyan siya. Nakaumbok dito niya. Tapos ito, medyo maliit. Lagi siya nandito sa bandang sa side na to. Sa right side. Lagi siya nasa right side. Kaya lagi kung gusto matulog, dito sa left. Kasi pag gumanin ako, ayaw, parang ang sarap na naman. Tapos pag gumihilab siya, parang pag tumitigas o pag gumagalaw, masakit. Pero grabe yung kanya, yung galaw niya, sobrang andami. Kaya mas maganda pa rin yung tiisin lang natin kasi hindi daw gumalaw. Kaya thankful pa rin ako kasi sobrang makilos na tsaka magalaw siya. So ano ba yung mga dapat iwasan pa rin? Vitamins. Tuloy ko pa rin naman po yung sa barigay din yung vitamins mo po is tuloy pa rin daw yung ferrous, folic acid, tapos yung ascorbic sodium, calcium lactate, and then yung iron po, yung multivitamins. Sa pagkain naman, ang bawal lang is yung maaalat. So, sobrang nagulat ako kasi ayung pan ko pala yung ang tawag nito, yung BP ko 100 over 80. Pero normal naman yun. Pero yung sa weight ko, 65. Oh, nagulat nga ako, nagtataka ako. Bakit 65 na agad? Kasi na nakaraang man, 62. So, sabi ko, kakapa, ilang kwan ko pa lang yun. Naisip ko nga kung twins siya. kung twins sila, baby twins sila, eh, talaga nakakatawa. Kasi, bakit naman sobrang tumas ako ng 3 kilos agad? Sabi ko, kung nakakapagtaka kasi, so excited na nga ako malamit sa ultrasound ko. Kasi nga, kailan na ako nagpa-check up? Yung nakaraan lang. Kailan ba yung last check up ko dito? Kailan lang to ng 23. Ayan o, 62 kilos siya. O, 62. Hanina. Tapos, kanina naman kasi, nagpa-check up kami, 140 pounds na tayo. Tapos tinignan nga po ng yung tawag nito OB na nagkuhani sa amin. Sabi niya 65 daw. So meron din pala kaming team card doon sa Romana Pangan or doon sa San Jose dito sa amin. So kailangan po kapag nagpapacheck up po tayo doon, mas lalo kapag taga dito ka sa Romana Pangan, is kailangan po or dito sa Florida o sa Calentas is kailangan po is lagi po kayo nagpapa-schedule. Alam ko kasi may mga everyday kasi iba yung chine-checkup nila. Katulad ko pang second baby ko na siya, so every Tuesday po yung checkup namin. So ang next checkup ko niya na is 28:00 AM. Maaga pa rin. Sobrang bilis lang din naman. Aantayan mo lang ng ilang araw. And then yung condom pala na yun, yung accredited din po na siya ng PhilHealth. Sabi din, reminders daw doon ng PhilHealth is kapag nagpapa-check up daw is ayusin na. Kapag yung PhilHealth mo, kunyari, kasal ka na tapos hindi pa nababago, kunyari, kasal ka na tapos hindi pa nababago yun, is pwede daw magkaroon ng problema kung hindi mo siya papaayos or kumbaga matatagal lang kayo lumabas. Kaya maganda daw is kung nagpapa-check up ka, ipaayos mo na. So, yung aking last time naman naging okay naman siya kasi Fernandez na yung PhilHealth ko na nakaraan. Hindi ko pa nga lang napapabago yung card ko. Ang dadalhin mo lang doon yung marriage certificate mo. Wala naman natin bayad. Tapos, yun, meron daw sa December 14, pwede daw mag-donate yung mga magdala daw po ng donor para daw sa kailangan ng mga dugo and ko naman daw blood type. So, November 14. So, kailangan yung mga healthy. Then, yung talagang kailangan healthy para kapag nag-donate is maganda. Kasi mahirap daw kasi sila na pa bahala magpapakain ng mga mag-donate ng dugo. Basta dalhin lang sila doon. Tapos sabihin dun sa OB. So, yun lang guys. Hindi ko pa sa inyo mapapakita ha.
Kasi kung pa lang naman to, request ko pa lang. So, I hope these videos maraming nagutunan. So, excited so much na ako kasi by January, lalabas na si baby boy namin. Thank you and God bless you sa ating next video. Thank you nga pala ulit sa mga nanonood, sa mga nag-subscribe, and then sa patuloy po nanonood ng mga video ko. Huwag niyo pong kalimutang mag-comment kung may mga suggestion pa kayo. Thank you and God bless. Bye-bye.